Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon ang dalawang upsets kani-kanina lang mga kabasketball. Phoenix Suns dinali ang Los Angeles Clippers sa isang buzzer beater, cold-blooded. Devin Booker at the buzzer for the win. At ito namang Milwaukee Bucks ay pinataob, kinatay nitong Brooklyn Nets sa isang upset na ang sabi sa mga headlines ay matinding upset daw sa napakahabang panahon. Pero mga kabasketball, yan ang mga headlines sa iba't ibang mga media companies na website. Pero para sa akin ay medyo kaduda-duda mamaya. Sasabihin ko sa inyo kung paano ko nasabi na kaduda-duda ang panalong ito ng Brooklyn Nets. At ang karera para sa 8th seed ng Western Conference ay mas lalong naging interesting. Neck and neck mga kabasketball mula Phoenix Suns hanggang sa Memphis Grizzlies. Ay konting mga laro lang ang naghihiwalay sa mga yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit naging mas interesting ang labanan para dito. Pero bago yan, paalala lang sa mga bago lang sa ating channel at sa mga dati ng subscribers at followers ng iSport Zone TV Facebook page, ugaliing bisitahin ang video section dahil araw-araw ay meron tayong bagong episode. Heto na mga kabasketball, ang highlights: Milwaukee Bucks pinataob, kinatay ng Brooklyn Nets 119-116 ang sabi sa mga balita. Hindi sa akin galing to mga kabasketball ha. Ito raw ang biggest upset in NBA history. Dahil kumbaga eh, sa odds sa mga pustahan ay napakalayo ng diferensya ng dalawa. Plus 18.5 pa yata or plus 19. Pero tinalo ng Brooklyn Nets ang Milwaukee Bucks at ang nagbida ay itong si Frenchman na si Cabarro. Gumawa siya ng 26 points sa loob ng 31 minutes habang sinuportahan naman siya ni Garrett Temple na gumawa ng 19 points, 5 rebounds, and 4 assists. Tyler Johnson, 11 points, 4 rebounds. Robbins Kuroks, 10 points, 4 rebounds. At si Chris Chioza, 10 points, 10 assists, 3 rebounds. At sa panig naman ng Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, 16 points, siya ang nag-top score para sa Milwaukee Bucks. Ito, pansinin nyo, Chris Middleton, 8 points, 4 rebounds. Ang sumunod ay si Dante DiVincenzo, 11 points, 6 assists. At si Ersan Ilyasova, 11 points, 10 rebounds. Pero ito mga kabasketball, yung sinasabi ko na medyo kaduda-duda itong pagkatalo na to. Bakit? Si Giannis Antetokounmpo ay naglaro lamang ng 16 minutes at sa first half lang yun. Ganon din itong si Chris Middleton, 15 minutes lang ang kanyang inilaro. So parang hindi sila binabat. Kumbaga baka hindi nila kailangan ng panalong ito. Pero nevertheless, ang talo ay talo ay talo. At ang panalo ay panalo ay panalo. Tinalo pa rin sila ng Brooklyn Nets kung ito man ay pinagpapahinga nila yung kanilang mga stars para sa kung anong kadahilanan. Siguro kampante na sila sa kanilang pwesto sa East pero kailangan pa nila ng isang panalo, palala lang, para talagang ma-secure yung top seed sa East. Siguro naisip nila kayang-kaya nila sa ibang laro yan. Pero baka naman, ako naisip ko lang, nasa 8 seed ngayon ang Brooklyn Nets, hindi kaya ay pinapapanalo nila o may gusto silang piliin sa dalawa, Orlando Magic or Brooklyn Nets. Yan lang naman ang nasa bandang dulo ng Eastern Conference o hindi natin alam kung anong plano nila. Baka talaga namang nagpapahinga lang, pinagpapahinga lang nila yung kanilang stars. Pero yun nga, katakataka, bakit kinakailangan gawin yan? Hindi natin alam kung anong strategy nila. Pero gayon pa man ay saludo tayo kay Timothy Luau Cabarro. Hirap big kasi ng pangalan, no? Frenchman yan mga kabasketball. Dahil kahit papano, pagka may mga ganyang magandang performance ay NBA pa rin yan. Kahit sabihin mo na hindi kalaban yung mga magaling, ay credit pa rin sa kanya. Dahil puro mga galing nakakapasok sa NBA, makagawa ka ng 26 points kahit wala mga main stars, ay saludo kami sa iyo, Cabarro. Lipat naman tayo sa isang importanteng laban para sa Los Angeles Clippers at mas lalo na sa Phoenix Suns na humahabol pa para sa 8th seed sa Western Conference. Tinalo ng Phoenix Suns, sinunog ang Los Angeles Clippers sa isang buzzer beater nitong si Devin Booker na mga kabasketball gumawa ng 35 points. Talagang buhat na buhat ang Phoenix Suns. At mind you mga kabasketball ha, kumpleto ang Los Angeles Clippers. Hindi ito katulad dun sa Milwaukee Bucks na inupo o ni load manage
ang kanilang superstar, naglaro ang dalawang superstars ng Los Angeles Clippers. At syempre, as usual, sila ang top scorers para sa Clippers. Kumamada itong si Kawhi Leonard ng 27 points, 7 rebounds at 3 assists, habang ang kanyang katandem na si Paul George ay kumamada naman ng 23 points, 6 rebounds at 5 assists. Dikit na dikit ang mga stats ng dalawang superstars na ito. Pumangatlo naman itong si Ivica Zubac na merong 18 points at 12 rebounds, habang si Marcus Morris naman ay gumawa ng 16 points, 4 rebounds at 2 assists. Si Jamichael Green ay mayroong 10 points at 4 rebounds, habang sa kabilang banda naman, mga kabasketball, ito ngang si Devin Booker ay gumawa ng 35 points, 8 assists. Sinundan naman siya ni DeAndre Ayton na merong 19 points, 7 rebounds and 4 assists, habang si Ricky Rubio ay merong 18 points, 4 assists at 3 rebounds. Dario Saric, 13 points, 8 rebounds. At si Cameron Payne, merong 12 points, 3 rebounds at 3 assists. Pero mga kabasketball, eto ang nagbida dyan, ang buzzer beater nitong si Devin Booker. Dikitan lang ang laban, mga kabasketball, lalo na sa bandang 4th quarter. Lamang ang Phoenix Suns, pero humabol itong Clippers at nagsiso na nga ang kanilang labanan. Pagdating sa bandang dulo ng 4th quarter, talagang nagpapalitan na sila ng mga suntok hanggang sa dumating sa final possession. Actually, dapat makukuha pa sana ng Clippers yon kung hindi natapik ang bola, napunta uli sa Phoenix Suns, kaya nagkaroon sila ng chance sa uli na pangalawa at hindi na nila binigyan pa ng pagkakataong makatira itong Los Angeles Clippers. Eksakto, napunta ang bola o ibinigay nila ang bola kay Devin Booker, pagkatapos ay lumapit ang double team. At nang lumapit iyon ay dinlan Devin Booker sa bandang mid-range at nag-turn around pa, nag-fake siya dahil dalawang bantay. Sumalubong si Kawhi Leonard, pagkatapos ay pumihit siya, pagpihit naman niya si Paul George, isa uling matinding defender. At nandun ang kamay, mga kabasketball, hindi ito easy shot pero nailusot pa rin niya eksaktong-eksakto pagpasok ng bola. Zero, tapos ang laban, nanalo ang Phoenix Suns 117-115, dalawang puntos lamang. Lipat naman tayo sa kwento ng 8th seed ng Western Conference, mga kabasketball. Naging mas interesting ito dahil hawak ito ngayon ng Memphis Grizzlies. Nasa ikawalong pwesto sila at dikit-dikit sila hanggang papunta sa Phoenix Suns. Apat na laro lamang ang agwat ng Phoenix Suns na may nasa bandang panglabing dalawa yata sila o panglabing tatlo. Pero minala sila dahil na-injure ang kanilang starting forward na si Jaren Jackson Jr. na katandem nitong si Ja Morant na nangunguna para sa Rookie of the Year. Sila ang isa sa mga deadliest na 1-2 combination sa NBA sa ngayon. Nag-a-average pa naman itong si Jaren Jackson ng 25 points sa kanyang huling tatlong laro dito sa NBA bubble. Overall, ang kanyang average ay 17.3 points. Malaking kawalan ito. Out na siya, mga kabasketball, for the season. Hindi na makakabalik yung kanilang main forward, starting forward na si Jaren Jackson ay hindi na makakabalik. Napakalaking malas nitong Memphis Grizzlies at nandiyan lang sa kanilang likuran ang Portland Trail Blazers. Ang Memphis Grizzlies ay nasa ikawalong pwesto. Mayroong 32 wins and 36 losses, habang ang Portland Trail Blazers ay 30 wins, 38 losses, dalawang laro lang ang lamang. Ang San Antonio Spurs ay nasa pang-sampung pwesto, 29 and 37. Ganon din ang Pelicans, 29 and 38. Number 12 ang Sacramento Kings, 28-39. At ang Phoenix Suns, 28-39. So, apat na laro lamang ang lamang ng Memphis Grizzlies sa pang-13 na Phoenix Suns. At meron pang natitira na mga 4-5 laro sa bawat koponan. So posible pa, mga kabasketball, na kung magtatalo itong Memphis Grizzlies, pagpalagay na natin na 4-game or 5-game losing streak sila, pwede silang maunahan ng Portland Trail Blazers, pwede pang pumasok ang San Antonio Spurs, Pelicans, kahit ang Phoenix Suns na nasa pang-13 ay mathematically possible pa kung makakagawa sila ng kanilang winning streak at magtatalo ang nasa itaas. Kaya talaga namang tight na tight ang karera para sa ikawalong pwesto ng Western Conference. At panghuling balita natin, mga kabasketball, sa video na ito, Luka Doncic gumawa na naman ng record. Parang nagbibigay na naman ng statement
Itong si Luka Doncic, pinapaalala na panahon na niya, era na ni Luka Doncic. Gumawa na naman ng record ang batang ito, ang Slovenian Wonder Boy, ang pinakabatang nakasali sa 30, 20, and 10 club. Ang ginawa ni Luka Doncic ngayon laban sa Sacramento Kings ay 34 points, 20 rebounds at 12 assists. Siya nga ang pinakabatang nakagawa niyan mula nang nag-merge ang NBA at ABA. Talagang kakaiba itong si Luka, mga kabasketball. Naku, sigurado ako. Marami na naman ang maglilipatan, mga bandwagoners. Nalilipat ng kanilang mga idolo pagkatapos lamang ng ilang mga panahon. Sigurado yan. Naku po. Ang triple-double ni Luka Doncic ay pang-16 niya ngayong season na ito. At special nga ito dahil napunta na naman siya sa NBA history books sa pinakabatang nakagawa nitong 30, 20, and 10. Ang unang nakagawa nito ngayong taon na ito ay si Nikola Jokic na gumawa ng 30 points, 21 rebounds, and 10 assists noong Pebrero. Ang iba pang nakagawa nito ay sina David Lee at si DeMarcus Cousins. Ang Laker legend na si Magic Johnson din ay kasama sa club na ito, kaya lang ay 20 assists ang ginawa niya instead of 20 rebounds. Ayan na muna ang ating update sa araw na ito, mga kabasketball. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone!